Hello mga kababayan, muli ang inyong lingkod, Doc Dan, nagsasabing dream, strive, achieve. Muli nandito tayo sa ating YouTube channel sa panibago nating episode, Paano kaya yaman kung galing ka sa mahirap na pamilya? Madalas nating marinig, hindi po kasalanan ang ipingin ng anak kang mahirap. Ang kasalanan ay ang mamatay kang mahirap. Sa ating pong video ito, malalaman natin yung ilang mga pamamaraan, yung ilang mga secret, papaano tayo yayaman mula sa mahirap na pamilya na ating pong pinanggalingan. So panoorin mo ito kabayan at makatulong nawa sa atin upang tayo ay magsumikap at maabot natin ang ating mga pangarap. Una, magpakasipag ka. Oo, maraming masisipag pero hindi umaman kaysa naman sa maghihintay ka lang. So, gusto mo makawala sa kahirapan, pakita mo sa iyong aksyon o magpakasipag ka. Pilitin mong makaalis sa kalagayan mo ngayon. Pangalawang paraan, paano yayaman kung galing ka sa mahirap na pamilya? Sa iyong pagsusumikap, huwag kang susuko. Along the way sa iyong dadaanan, yes, makikita mo ang mga panganib. Sa gawing kaliwa, hindi ka makapunta, may panganib. Sa gawing kanan, may panganib. Sa likuran, hinahabol ka. Huwag kang susuko. Dahil walang nagwawaging sumusuko. At ang hindi sumusuko ay nagwawaging. Ang tatlong paraan, paano yayaman kung galing ka sa mahirap na pamilya? Magkaroon ka ng malaking pangarap o pangitain. Sabi nga, nangarap ka na rin lang, lakihan mo naman, libre naman. Pero pinakamaganda, ano ba talaga yung gusto mo mangyari? At narinig niyo sa akin dito sa ating YouTube channel, yung kung kawawang tao, hindi naman yung walang pera. Ang kawawang tao hindi naman yung walang makain. Ang tunay na kawawa, yung walang pangarap. Galing ka na nga sa mahirap na pamilya, wala ka pang pangarap. Eh talagang hanggang dyan ka na lang. Pero ini-encourage kita ngayon, umalis ka dyan sa iyong kalagayan na yan. Kayang-kaya mo yan. Umpisahan mo mangarap. Umpisahan mo sa isang malinaw na pangitain. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Tinitiyak ko sa iyo kabayan, mararating mo yan. Basta huwag kang bibitaw sa iyong pangarap o pangitain. Ang pang-apat na paraan, paano yumaman kung galing ka sa mahirap na pamilya, magkaroon ng pangmayamang mentalidad. Yung iwaksi mo, magsimula sa iyong kaisipan. Iwaksi mo ang mga kaisipang pangmahirap. Ilagay mo sa puso't kaisipan mo yung pangmayamang mentalidad. Rich mentality. Oo, wala pa, pero ilagay mo na doon sa iyong kaisipan ang mga pangmayamang mentalidad. Ang tawag po rito, law of attraction. Simulan mo. Nagpapasimula lahat yan sa kaisipan. Kaya nga sabi, kung kayang isipin ng isang tao, kaya niya itong maabot. Ano mang kayang isipin ng tao, kaya niya itong maabot. Sapagkat nagpapasimula ang lahat sa isip. So simulan mo sa iyong kaisipan. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, pero dapat mailagay na sa kaisipan mo at kapag lagi na sa kaisipan mo yan, papasok sa puso mo, ipapamuhay mo yan, hindi mo pa nakikita hanggang marandaman mo, hanggang makita mo, kaya simulan mo sa iyong kaisipan. Ang panglimang paraan, paano yayaman kung galing ka sa mahirap na pamilya, iwasan ang mga magnanakaw ng pangarap o dream stealers. Meron tayong video nito, no? Panoorin mo yung ating video nito, paano yung detalye na maiwasan ang mga magnanakaw ng pangarap. Napakarami niyan. Po, minsan kapamilya mismo natin. Meron kang pangarap, pero nandyan sila na kunwari nagmamalasakit, pero ninanakaw pala nila yung ating pangarap.
Misan, mga kaibigan mo, mga taong nakapaligid sa iyo, napakarami dyan. At ang susi para hindi ka nila madlangan, iwasan mo, baliwalain mo. No? Para sa detalye, panoorin mo lang yung video natin dyan, mga magnanakaw ng pangarap. Pang-anim na paraan, gumawa ng mas higit sa kailangan, huwag lang sa salita. Pag ginawa mo, talagang tapusin mo. Higit doon sa kinakailangan na dapat lahat ng trabaho mo, hindi pwedeng-pwede na. Kailangan pulido. So, higit doon sa kailangan, laging quality yung gagawin mo at hindi lang puro salita. Pampitong paraan para makawala tayo sa kahirapan, maging palabasa upang patuloy na matuto. Magbasa ka ng mga kasaysayan ng mga taong mula sa kahirapan ay bakit nakaalis, nakaahon sa kahirapan. Magbasa ka upang lumusog yung ating kaisipan. Ang pagbasa ay pagkain ng ating kaisipan. At kapag ang ating kaisipan ay malusog, madali nating magawa yung gusto natin at lalo na yung gusto nating maabot. Pang-walong paraan para makawala sa kahirapan, iwaksi natin ang takot. Kumisan kaya hindi mo nakuha yon dahil natakot kang subukan yon. Tandaan natin ang dakilang pagkakamali o pagkabagsak sa buhay na ito ay ang hindi sumubok. Takot tayo eh. Mahirap yan. Di ko kaya yan. Nakakatakot yan. Mahirap yan. O wala akong pamasay kung ano-ano ang ating kinatatakutan. Kaya hindi mo nakuha yung dapat ay nakuha mo na. So pang-walong paraan, iwaksi ang takot. Siyam na paraan ng pagkawala para makawala sa kahirapan. Pilitin nating mag-impok o magkaroon ng mga investment. Yan daw po ang isang kahinaan ng mga Pilipino. Hindi tayo marunong mag-ipon o mag-impok o mag-invest. Ay itong ikasyam na paraan para makawala tayo sa kahirapan, mag-impok, magkaroon ng mga investment. Sanay tayong mga Pilipino sa one day millionaire. Kapag may biyaya, ubos-ubos. Pag naubos, simula uli. Wala tayong naimpok. O hindi tayo sanay mag-invest. Gusto natin talaga makawala sa kahirapan, mag-impok o magkaroon ng mga investment. Kasampung paraan, paano yayaman kung galing ka sa mahirap na pamilya? Maging inspirasyon ng mga taong mula sa kahirapan ay naging mayaman. Napakarami niyan. Ang isa na kilalang kilala sa buong Pilipinas at sa ibang dako ng mundo ay tulad ni Ginoong Henry C. Siguro alam mo naman ang buhay ni Henry C, no? Si Mr. SM, na mula sa kahirapan sa China ay binabuting mga ibang bansa at makarating sa Pilipinas at magsimula sa pagtitinda ng sapatos sa Quiapo hanggang naging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. At kahit wala na siya ngayon, nandyan na parang nandyan pa rin siya na nakikita natin dahil yung kanyang pangarap ay natupad at pag binalikan natin ang kanyang kasaysayan sa mga usapin sa business, laging nababanggit ang kanyang pangalan. Sa mga pangarap, lagi siyang halimbawa. So tulad ni Henry C. na galing sa mahirap na pamilya ay nakaya niya, makakaya mo rin kabayan na yumaman kahit nagaling ka sa mahirap na pamilya dahil nakaya ng isang Ginoong Henry C. Hindi rin ligid sa ating kaalaman ng isang Pilipino na galing din sa mahirap na pamilya. Ang tinutukoy ko ay ang Manny Villar na kilala sa slogan na sipag at tiyaga. Narinig natin, nabasa natin ang kanyang buhay mula sa mahirap na pamilya, buong sipag, buong tiyaga, nakarating doon sa kanyang pangarap. Nakarating sa pagyaman at hindi lamang basta yumaman, naging isa sa pinakamayaman.
isang maliwanag na halimbawa na kahit galing tayo sa mahirap na pamilya, kaya natin umangat, hindi lang basta angat, hindi lang basta yayaman, kundi pwedeng mas mayaman. Lalong kilala mo ito at ang ating pambansang kamaog, Senator Manny Pacquiao. Alam nating lahat, kilala siya sa Pilipinas, kilala sa buong mundo, na mula sa mahirap na pamilya, kung ano-ano ang pinasukan, kung ano-ano ang pinasok na trabaho, at nanatiling nakafocus sa kanyang pangarap, napakaraming napagdaanan, napakaraming mga sakit ng katawan, pero nandyan, nagtagumpay. Mula sa mahirap na pamilya ay yumaman at hindi mas ay yumaman, isa sa pinakamayaman. Mga halimbawa na pwedeng magpalakas ng ating kalooban, maging inspirasyon natin, bakit na kaya nila, makakaya rin natin. Kung natutuwa sa video na ito at nais pang makapanood ng mga gantong uri ng video, subscribe po kayo sa channel natin na ito. At paki-click na rin po yung bell button notification at paki-like na rin po at paki-share sa ating pong mga kapamilya, kaibigan, kababayan, kakilala upang maging sila ay matuto dito po sa ating. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Ang inyong lingkod, Doc Dan.